Nice ring. Engaged ka na ba? Congrats! Tingnan niyo. Saglit lang akong nawala. Ang dami na nangyari. So, when's the wedding? Eh, hindi pa namin napag-uusapan yan. Aba, bilis-bilisan mo yan. Baka maunsyami pa yan. Sa bilis ng takbo ng buhay ngayon, kumurap ka lang. Mawawalan ka lang. Eh, hindi naman namin kailangan madaliin eh. Dahil kampante naman kami sa pagmamahalan namin ni Jeff. Nagiging cheesy na ha. Baka lang gamin tayong lahat dito. So, how's everything going? Well, Dr. Herrera, tuloy-tuloy ang pasok ng clients natin. At maraming nahihikayat ang Happy Kids Project ni Ms. Rica Frente. Actually, it's a huge success. Are you interested to vie for the CEO elections? You're now a contender since you've proven to be a success in your projects and beneficial to HMRC. Is that a nomination? Ako kasi naniniwala ako sa beginner's luck. Parang sugan. Nakaswerte. Nakachamba. Kagaya sa nangyari sa project ni Ayla. Chamba man or luck, it doesn't matter to me. Ang mahalaga sa akin, makatulong sa mga nangangailangan. Makatulong ba talaga o gusto mo lang bumango yung pangalan mo sa mga taong nilinlang mo dati sa radio station? Negosyo ito, Mr. Cafrente. This is not your saving grace for your, shall I say, shameful face. Alam mo, Dr. Herrera, hindi na dapat natin inuungkat pa ang nakaraan ko. Dapat mag-focus tayo sa future ng company. At narinig mo naman sila, di ba? Dumami ang clients natin, so ibig sabihin, what I did is right. Kung yan ang sukatan ng board para makapili ng CEO, baka manalo ka. Pero alam kong matalino sila. And they know that a one-hit wonder won't make you a runaway winner. So, sino ang karapat-dapat? Ikaw? The thing is, mukhang nakalimutan mo atang salitang maturity. Grow up and move on, Tamara. Alam mo, para kang bonsai. Maganda ka lang, pero hindi ka lumalaki. Then why don't you run for CEO? Para malaman nilang lahat kung sino mas karapat-dapat sa ating dalawa. Hinahamon kita, Ayla. Hindi ko papatuloy ng kakitira ng utak mo, Dr. Herrera. Ang sabihin mo, natatakot ka lang. Wala ka kasing ibubuga sa akin. Hindi ko ho intensyon ng kahit anong posisyon sa HMRC. Ang gusto ko lang ho ay makatulong sa mga nangangailangan. Kaya naman, Tamara, do whatever you want. But we want you to run as CEO. Matagal na kami naghahanap ng leader na katulad mo dito sa HMRC. Well, if yan ang gusto ninyo, then let's begin the race. Pero sisiguraduhin ko ay, kakain ka ng alikabok. Huwag kang puro set-set, dahil baka kainin mo lahat ng salita mo. With extra rice. Sorry, Jeff. Hindi ko naman talaga sinasadyang patulan si Tamara eh. Pero talaga sumusobra na kasi siya eh. Kung totoo si Naila, ako dapat tumingin ng pasensya sa'yo. Kasi nadami ka na naman sa galit niya sa akin eh. Naku! Tama lang yung ginawa mo! Jiko, biruin mo ha, sa dami niyang pinagdadaanan, hindi pa rin siya natuto. Mabuti pa yung kabuti kung saan-saan tumutubo. Pero yung konsensya niya, walang paglalagyan. Pero gang, ayoko ng gulo. Kung gusto niyang maging CEO siya, sa kanya na. Patahimikin niya lang kami. Huwag ka na mag-alala, ha? Kakausapin ko siya. Naku! Walang effect yan! Lalo magigigil siya, ha? Diyos ko, kasi iisipin niya, kinakampihan mo si Ayla. Tapos kahit isaksapan niya natin sa baga niya yung pagiging CEO, hindi yun uubra. Kasi ang gusto niya talaga maghiwalay kayo. Ahem!
Di mo kailangan maingit sa kanila. Dito naman ako eh. Single and available. Di bali na lang. Oo, sandali lang. Dinala kita ng cupcakes. Hindi mo ako madadaanan sa ganyan. Di ba gusto mo to? Nainggit ka nga nung binigay ni Jeff si Allen ng cupcakes eh. Dati yun. Ngayon diet na ako. O, sakto. Sugar-free. Allergic ako sa cupcakes. Tilda, doktor ako. Anti-histamine lang yan. Oh, hindi ka talaga titigil, no? Yun na nga yan. Sus, gusto rin pala eh. Ibibigay ko to sa mga pulubi pag-uwi. Gahali ka nga, mamaya na yung sweet-sweetan nyo. Ang kapal ng mukha ng babae yan. Kumakasta parang santa. Nagmukha tuloy akong masamang tao sa harap ng board. Dapat kasi kinokontrol mo yung emosyon mo eh. Mali yung inasta mo kanina. So ano? Kinakampihan mo siya? Hindi sa ganun. Ang sinasabi ko lang is, you have to act better than that in front of the board. Para makuha yung boto nila bilang CEO. Sa tingin mo, kakagatin niya ang hamon ko. Don't push her, Tamara. Takot yun, ta. Takot na takot yun. Don't push her! Yun lang naman ang gusto ko. Ang lalaban siya sa akin. Para umuwi siyang luhaan. At talunan. Bakit? Kung makuha mo ba ang posisyon, mawawala na si Jeff dito sa HMRC? Mahal mo pa ba siya, Tamara? Buisit talaga yung lalaki yun. Okay ka na ba? Wala rin naman ako mapapala kung poproblemahin ko si Tamara. Magsasayang lang ako ng oras. Ano pa nga ba? Hayaan na lang natin na makarma siya. Gusto mong cupcakes? Diet? Busog lang. Busog nga. Kitang-kita ko. Diet ka nga. Tumataba ka na. Ay, ang bait mo talagang kaibigan, no? Magsasabi lang ng totoo. Arte mo. Kung ayaw mo, pues, ako na lang. Masarap siya. In fairness, may kasuwitan din yung lalaki yun. Tingin mo seryoso yung paniligaw ng gagong yun? Mmm. Talaga? Seryoso talaga? Mmm. Ganon? Oo, oh, eh, may pag-asa naman ba sa'yo yung tao? Masarap naman siya. Masarap yung cupcake niya. Ayaw doon ng cupcakes. Gusto mo naman pala eh. Mas masarap ako dyan. Ay! Umalis ka! Kakainis. Tamara, can we talk? Ano pa bang pag-uusapan natin, Jeff? Gusto ko lang makipag-usap para pare-pareho na tayo makapamuhay na matiwasay. Bakit? Hindi na ba kayo makatulog ng babae niyo? Inuusig na ba kayo ng konsensya niyo? Ngayon ako, wiset! Surprise! Erron? Kamusta ka na? Buti naman naisipan mong dalawin kami dito. Ayos lang ako. Actually, nagkataon lang talaga. Nasarado na kasi yung PhilFM. And sa bagong kumpanya ako ngayon, nag-i-install kami mga CCTV cameras sa offices. And sakto ang client namin ngayon. Nakakalungkot naman dahil napamahal na rin sa akin ang estasyon eh. But we're happy to see you again. Ako rin, Ayla. May naamay ba kayo kay ba? Ano naman ba? It must be our pheromones. You know, yung love hormones. Tamara, ni minsan hindi kami nag-isip ng ganyan laban sa'yo. Ikaw lang yung nag-iisip sa amin ng ganyan. Ngayon, hindi na ako makikipagtalo kung sino tama at kung sino ang mali. Sabihin mo sa akin, ano ba yung dapat kong gawin para patahimikin mo na kami dalawa ni Ayla? Simple lang naman, Jeff. Iiwan mo yung babae mo. Tayo na magpakasal. Tamara, huwag kang humiling ng isang bagay na imposible. Then, kilimutan mo na lahat. But just a friendly reminder, brace yourself. Dahil araw-araw mo pagsisisi,
na siya ang pinili mo. Tamara, huwag na huwag mo sasaktan si Ayla. Mabuti naman sunod mong mungkahe ko na magpalit ka ng ayos. Pero Caleb, huwag ka pa rin maglalalabas. Pero nakakabahala ang sinabi ni Erron tungkol kay Ayla. Caleb, wala ka na dapat ipag-alala. Madali na ako makakalabas-pasok ng IDB. Babantayan ko na ulit si Ayla. Pero naamoy ka na. Ibig sabihin, nagsisimula na ang pagpapalit ng anyo. Kailangan natin sila mapaghiwalay ng lalaking yun. Paano kung may mapatsin siya kay Ayla? Maaring malaman niya na ang totoo tungkol kay Ayla. Pag may nakalabas na sekreto tungkol kay Ayla at pinagkalat ito, maaring matuntun siya ng mga tumutubi sa atin. Papatayin nila ang anak ko. Gaya ng mga ginawa nila sa mga kalahi natin. Kailangan niya nang malaman ng totoo. Na-identify na ng system namin ng killer. Ang pattern of killing niya ay tumutugma sa higit 50 mysterious at unsolved killings. Ano ba yung pattern ng pagpatay niya? Hindi ka maniniwala, pero pumapatay siya tuwing kabilugan ng buwan. At base sa autopsy ng mga biktima, lumalabas na kinakagat niya ang mga ito. Mukhang psycho killer ang taong ito. Nakontak na namin ang mga MBI at police branches ng PNP sa Kamaynilaan at sa mga kalapit na probinsya. Palapit na ang lugar na pwedeng pagtaguan ng killer. Sige, maraming salamat talaga. Sana gawin niyo lahat ang makakaya niyo para mahuli talaga tong taong to. Gagamitin natin si Ayla para mahuli ang target. Siguradong babalikan siya nito. Kaya huwag kayong magugulat kung may mga taong aali-aligid sa paligid niyo. Lalo na kay Ayla. Mga tauhan namin sila na undercover. Wala ka bang maalala kung anong posibleng dahilan kung bakit pinatay ng taong itong magulang mo? Hindi ko alam eh. Masyado pa akong bata nun. Wala ba silang mga kaaway? Ano ba trabaho nila? Hindi ko rin ho alam eh. Pero anthropologist po sila. Natatago yung mga gamit nila? Ang mga na-research nila, baka makakuha tayo ng lead doon. Nasa mga investigator na ho. I need an access sa mga bagay na yan. Baka may mga detalyeng nakalusot sa mga mata nila. Sige ho. Yan ho, so far mga natulungan ng Happy Kids Project. At sa sandaling panahon lang ho ay marami na rin ho kaming napangiti. This project is very promising. Medyo nabawasan ang guilt ko sa pag-spend ng pera sa pagpapaganda at pagpapabata. I'll continue to support your project. Ako, maraming salamat ho kung ganun. Actually, nanghihinayang ako kasi hindi ko kagad to pinansin. Nagdalawang isip kasi talaga ako. Ho? Mm-hmm. Bakit naman ho? Well, hindi ako naniniwala noong una. Si Doktora Herrera mismo kasi ang tumawag sa akin. She's saying that the project is futile and it has no support of the board. Wala ka naman daw kasing alam sa ginagawa mo dahil isa ka lang impostor na DJ. Wala akong maalala may appointment ako sa'yo. Hindi mo ba alam ang SOP? O talagang bastos ka lang? Once and for all, gusto ko lang tapusin ang gulong to. Eh, sino ba nagsimula ng gulong? Di ba ikaw? Ginulo mo ang buhay namin ni Jeff simula nang dumating ka. Nauna ako sa buhay ni Jeff. Kung hindi ka bumalik at hindi mo siya linandi, eh di masaya sana kami ngayon. Hindi sana ako nawala ng importanteng tao sa buhay ko. Kaya wag kang umasa, mag-ayos pa tayo. Wala akong magagawa, Tamara, kung yan ang gusto mong paniwalaan. Pero isa lang pakiusap ko sa'yo. Huwag mong idamay ang mga taong walang kinalaman sa'yo, ang mga walang kasalanan sa'yo. Stay out of Happy Kids Project at tigilan mo ang panalabotahe dito. Huwag mo kong akusahan kung wala kang katibayan. Meron, Tamara. At huwag mong hintayin pasabugin ko yun sa mukha mo dahil mapapahiya ka sa harap ng marami. Tinatakot mo ba ako? Bakit? Natatakot ka? Hindi ang katulad mo ang kinakatakutan ko. Good. Dahil hindi naman talaga akong dapat mong katakutan. Kundi ang multo na ikaw mismo may gawa. Multo? Alam kong hindi pa tapos ang pagbabalat kayo. Walang gamot ang hypertrichosis, Ayla. Kaya imposible na lang nalalagas nila ang mga buhok mo. Lalabas din ang totoo. Kaya kung ako pa sa'yo, galingan mo na ang tago ng sikreto mo. Wala akong tinatagong sikreto, Tamara.
At hindi rin ako natatakot na bumalik ako sa pangat kong itsura. Dahil sa harap ng Diyos, anuman ang itsura ko, pantay-pantay lang tayo. Nag-aalala ako sa pwedeng gawin ni Tamara. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakaganti sa akin. Ayoko na sana ng dolor. Gusto ko na lang sanang umiwas. Pero hindi ko naman pwedeng hayaan si Tamara sa pang-agrabyado niya sa atin. Kung hindi lang talaga ako nakapangako kay Doc Robert na puprotektahan ko yung HMRC laban kay Paco. Alam mo, yayayay na sana kita umalis ng ospital. Pull out ng shares. Alam mo, Ayla, marami ka pa rin naman chance para makatulong. Alam mo, Jeff, kung yan talaga ang intensyon mo, baka nga dapat i-consider ko ang pagiging CEO ng kumpanya para mapagtulungan natin ang pagpapatatag dito. Dahil kung si Tamara maglilid nito sa kondisyon niya ngayon, baka pagsamantalahan lang siya ni Paco at lalo mawala ang HMRC. Sangayin ako dyan, Ayla. Salamat. Sa madaming bagay na ginawa mo sa akin, kaya ang gawin ko to para sa'yo. Alam kong mahalaga sa'yo ang pangako mong binitawan kay Robert. Dahil parang ama na rin ang turing mo sa kanya. Kaya tutuparin natin ang pangako ngayon, Jeff. I'm pleased to announce that we have the nominations for the CEO post. And they are Doctora Tamara Herrera and Miss Ayla Recafrente. So are you willing to accept the nominations, Doctora Herrera? With all my heart, gagawin ko ang lahat para sa kumpanya ko. And how about you, Miss Recafrente? I'm up for the challenge. That's good. Very well. Then we can all expect a very exciting result. This meeting is now adjourned. Well, I'm glad that you're taking the challenge. Well, sometimes I have to, para sa kapakanan ng nakararami. Oh, that's so sweet. But if I were you, mag-back out ka na. Otherwise, matitikman mo ang laban na hindi mo pa natitikman. Alam mo, lalo kasi akong tumatapang habang tinatakot ako. At kapag minamalit ako, lalong hindi ako nagpapatalo. Para kasi akong sundalo eh. Habang nasusugatan, lalong tumatapang. Oh, that's so exciting. Walang sisihan, ha? Tamara, stop this nonsense. Wala namang ginawa sa'yo si Ayla. Kung galit ka, sa akin mo ibuntun. I want both of you to be miserable. Mahal, tayo na. Baka kailangan na mag-prepare ni Dr. Herrera at naabalo na natin siya. Halika na. Baka ikaw ang kailangan maghanda. Wala ka namang alam eh. Ipapasan mo lang yan lahat sa lalaki. Baka ikaw ang hindi kaya mabuhay ng walang lalaki. Hindi ka lang pinili ni Jeff. Bumaliktad na ang ikot ng mundo mo. Alam mo kung hindi mo babaguhin yung ugali mo. Walang lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Huwag mo akong kakantiin dahil hindi mo hindi kita sasantuhin! Tama!